gagawin tayong motor ngayon. Itong Sniper 135. Yan. Okay. So, ang issue ng motor na to is maingay. Yan. So, papanda rin natin ngayon para marinig natin kung gaano siya kaingay. Okay? Okay. So, panda rin muna natin mga bro. Ayan. So, itong motor na to is pinagawa na daw nila dun sa kasa. Sa mismong kasa ng pinagkuhanan nila ng motor. Kaya lang, nung naibalik na lahat, naging maingay na daw. Ayan. So, yan ang gagawin natin ngayon mga kabro. Okay? Okay, so natanggal na natin yung radiator at yung coolant niya. Okay, so baklasin na natin unti-unti hanggang sa black. Okay, so yan na yung radiator niya. Okay, so baklasin muna natin mga kabro. Okay mga kabro, natanggal na natin yung black. So tignan natin kung anong nangyari sa piston, no? Nabasag yung piston niya, you know. Oh. Okay, so tanggalin muna natin. Ah, nandun na sa loob yung pad. Mga bro, basag oh. Buti hindi sinira. Basag yung piston mga kabro. Buti hindi umiwalay na. Ito yung piston pin niya. Hindi na to yung original na piston pin. Nung ginamit to, pinandar, maingay na. Maalog na siya dito mismo. Hindi niya kamatch. Yan. Hindi siya fit dito sa connecting rod, kaya kwan. Tapos dito, nabitak na. Okay mga kabro, so binabaw na namin yung makina niya. Yan. Dahil nabasag yung piston niya, yan, nabasag. Yan. Tinignan namin yung basag kasi alanganin pag hindi natanggal yun. Ito. Ito yung basag sa piston. Yan, natanggal na namin mga kabro. So, nung kwanto mga kabro, explain ko lang. Kaya nabasag yung piston, yung nagkabit noon, hindi niya nailagay yung pin lock, yung lock ng piston. Okay? So, ito. Yan. Yung lock dito mga kabro, hindi niya nailagay. Yan, yung lock dyan. Kaya nagasgas yung block. Ito mga kabro. Kaya nagkaguhit yung block niya. Ayun o, palalim. Yan. So kapag naglalagay kayo ng bagong piston ring, tsaka yung piston pin, yung bagong piston pin na ilalagay nyo dapat, huwag nyo nang gamitin yon. Dapat ang gamitin nyo yung original na piston pin niya. Ito. Yan dapat ang ilalagay nyo mga bro. Kasi masilan tong mga to. Dapat yung original piston pin pa rin ang nilalagay. Okay? So, para hindi tayo magka-problema sa ating mga trabaho. Okay, so, natanggal na natin. Hugasan na lang natin yung makina. At assembly na natin ulit. Okay, so kung bago pa lang kayo sa channel ni Kabro Mechanic, ay huwag nyong kalimutang mag-subscribe at pakibindot na rin ang notification bell na katabi niya. Okay? Para updated kayo, Pangino. Ay! Para updated pa rin kayo mga kabro sa ating mga paparating pang video. Okay? So tuloy natin mamaya. Okay mga kabro, share ko lang. Ito lang yung opinion ko mga kabro kung bakit nabasag yung piston. Okay, so pagkakalam ko lang, yung
pin lock ng piston pin ay hindi na ilagay. Kaya nung pinandar na yung motor, umatras yung piston pin. Yan, yung piston pin na yan umatras. Tapos nung pagkatras ng piston pin na yon, is tumama na siya sa sleeve kaya nabasag yung piston mismo. Okay? So yun lang ang masishare ko mga kabro. At yan, ibabalik na natin yung makina. Okay mga kabro, so binubuo ko na tong makina. Yan. So yung basag na piston mga kabro is tinanggal ko na, hindi ko na nilagay. So yung nilagay kong piston niya, yung dating piston, yung original, yung tinanggal nung mekaniko. Okay? So ang nilagay nating piston ring is yung dati din niya. Kasi wala tayong budget ngayon, walang budget yung nagpapagawa. Kaya binalik muna natin. So sasabihin na lang daw muna niya sa kuya niya yung pinanser ng motor na to para i-orderan na lang niya ng bagong block at saka bagong piston, piston ring. Kasi yung block niya nahukay na mga kabro. Okay? So buuin na natin to at isalpak na natin doon sa chassis niya. Okay? So buuin na natin mga kabro. Shout out muli sa ating partners kabro, Lito Velasco. Ayan. Okay. So salpak na natin mga kabro. Okay mga kabro. Ayan. Nabuo na natin yung makina. Ayan. Okay na, naisalpak na natin lahat. Lahat ng hose, ng coolant, yan, radiator, yan. Papandarin na lang natin. Okay, bago ang lahat muna, shout out muna tayo kay Nathaniel Gaspar. Yan. At kay CJ Tulabot. At kay Kison Kison. Okay, pandarin na natin. Pandarin muna, bro. Tignan natin yung under niya. Ayun, mga bro, mandar na. Pakinggan muna natin yung under niya kung nawala na yung maingay kanina. Ayun, so wala na nga mga kabro yung maingay kanina. Subukan natin yung regulasyon. Ayun. So, okay na mga kabro. Smooth na yung under niya mga kabro. Ayan. At ibalik na natin yung mga flarings niya. Huwag lang sanang umusok mga kabro. Shoutout pala sa ayat tayo dun sa may-ari. Okay. Smooth na mga bro. Okay mga kabro, so natapos na natin yung Yamaha Sniper 135. Okay, so bumalik naman na yung dating under niya. Naging smooth na yung under niya ulit mga kabro. So ibinalik lang natin yung dating piston, yung original na piston na original na piston pin. Ibibigay na natin sa may-ari dahil uwi pa siya ng May Bubon, Nueva Ecija. Sa susunod daw ay babalik na lang daw niya pag nakabili siya ng one original na black tsaka piston piston ring. Okay, so tingnan ulit natin yung before na andar yung maingay at ganun din yung after nung smooth na yung andar. Okay mga bro, so kung bago ka pa lang sa channel ni Kabro Mechanic ay please mag subscribe na po kayo at i-click ang katabi niyang notification bell.
para updated pa kayo kung ano man po yung aking mga gagawing motor, ay mapanood nyo ulit yung mga paparating pang mga video. Okay mga bro, maraming salamat muli sa inyong patuloy na pagsuporta kay Kabro Mechanic. Hanggang sa susunod na vlog ulit mga bro, at ingat tayong lahat mga bro. Yan yung dating hanggang niya. Sobrang ingay. Malagitik. Okay, so yan yung dating hanggang niya. At ito naman yung susunod, yung smooth na yung hanggang. Ito na yung after mga kabro. Ini namanya.